Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kaping, mga bunyog, ginabi. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Ah, may rally doon sa ano, Pampanga. Oh, Angeles ba ito? Oh. Live, hakbang, sa Maisog Rally, Pampanga venue. Punong-puno. Punong-puno ng mga zombie. Pakinggan natin ito. Si mahaba ho, dalawang oras na ho, mga gito. Eh, ang nag-interest lang ako dito sa pinaka, isa sa pinaka isang mga matatalinong Duterte. Si Baste, pakinggan natin. Pilipinas. Kilala niya na? Hindi pa. Kung gano'ng kainit dito sa Pampanga, mas painitin pa natin, bigyan natin ang sigabong palakpakan ang current mayor ng Davao City, Mayor Baste. Para mga zombie, no? Pag nakita yung Duterte. 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 Putik yan. Anong klase? Tuloy. Mamaya ako, babanggitin ito si ano. Ito si Baste. Yung nangyari ho na pag-serve ng warrant of arrest kay Bulog, no? At as usual, ang sigaw na naman itong mga zombie, ah, justicia, justicia. Akataw eh, pero hindi ko natapusin ito. Mag-ano, taki ato nilibayan na maya. Bago ko magsimula, gusto ko pasalamatan yung ano, lahat na nandito at yung tumulong na mangyari itong rally natin, yung hakbang ng Maisog. Pinatunayan nyo talaga na ang mga kapampangan hindi takot at maisog. Alam niyo, hindi ko maunawaan ho ito. Totoo lang. Wala akong sinabi to kundi yung palpak si Marcos, ganito, ganito. Kung ano-ano lang sinabi nito tungkol sa gobyerno. Mayat maya rin nagmumura. At sa tuwing magmumura, talagang nagsisisigaw yung mga zombie. Oo. Basta nakarinig sila ng PI, talagang sumisigaw sila. Sinabi ko, galing pa sa, doon sa simula pa lang, nung paglabas ka sa Leaders Forum, ang hakbang ng Maisog. Lahat ito, yeah. Yung lahat ngayon, ay kagagawan naman ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon? Nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos na yung presidente natin. Tama na. Wala akong kakakwenta-kwenta, Huya Espis niyan. Ang wala siyang ginawa diyan kundi tirahin si Bongbong, no? Hindi ko pinagtatanggol si Bongbong, pero kung sa tatay lang naman ito, dito tayo kay Bongbong, di ba? Kagaya ni sabi ni Kaper si Lapid, di ba? Diyos ko.
kung makapagsalita ito, mga to, akala mo, napakagaling ng amay. Putik yan. Ano na yan? Gigil na gigil eh, no? Hindi nila nakuha yung gusto nila eh. Nasusunod sa kanila, si Bongbong Marcos. Pero, nagulat ako ngayon ha, kasi walang mga dump truck, walang mga dump truck. Hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Putang ina, tunay na maisog yung Kapampangan. Yan lang yan. Wala akong katorya-torya ho yan. Wala siyang ginawa kundi purihin yung tatay niya. Siyempre tatay mo. Utik yan. Wala. Wala ako talaga. No, mga friend. At sabi niya, nagtataka raw siya, bakit hanggang ngayon hindi pa siya sinususpindi? Talagang halos dinura na naman yung pagmumuka ni Bongbong Marcos dito sa mga pagsasabi na ito. Oo. Itong si Baste, no? Ewan ko kay His Excellency kung ano gagawin. Wala talaga. Ay, sa ulo. Ha? Punta na ako tayo rito kay Atty. Libayan. Nagbigay ko tayo ng ano rito. Galit na galit si Atty. Libayan kay ano eh. Cheese Escudero. O, ito. Cheese Escudero, may sariling mundo. Klase ng leaders natin. Pakinggan natin si Atty. Sa Pilipinas. 22 hours ago ito at meron 35,000 views. Oh. Because, mga kabatas natin, we don't require accountability from our public servants or from our public officials. Nakita nyo ba yung picture na yan, mga kabatas natin? Alam nyo, mga kabatas natin, yung mga ibang tao, syempre, sasabihin nila, no? Attorney, palalaki mo na naman yung issue sa picture na yan. Yung picture na yan, bakit ba ganyan? Bakit ba ganyan? Yung picture ho kasi, si Cheese Escudero, umatin ho ng flag ceremony, naka-amboy, ay naka-amboy. Naka-t-shirt lang, at saka naka-denims, oo. Parang walang, ano eh, walang tinatawag na proper dress ng isang senador, no? Senate president pa, pero yung mga katabi ni Cheese Escudero, mga nakabarong, oo. Siya nasa gitna siya, naka t-shirt lang siya at saka naka eto. Ang hindi nyo kasi maintindihan, no? Ang hindi nyo kasi maintindihan eh if they are willing or they can do these kinds of antics, especially itong si President Senate President Francis Cheese Escudero, mga kabatas natin, meron pang ginagawang iba yan. Okay? Tignan nyo, pinost ito sa inquiry.net. Bakit pinost ito ng inquiry.net? I know for a fact why. Dahil ganyan yung kanyang kasuotan. Sabi dito, look, Senate President Francis Cheese Escudero attend Senate flag ceremony on Monday, June 10, 2024. Ano ba yung masama dyan? Ang masama dyan, nagtatrabaho ka. Okay? Okay. Nagtatrabaho ka para sa publiko. And the public deserves respect. Right? That's why, if you go there, you should be dressed appropriately, katulad ng mga ibang tao na kasama mo dyan. What is more appalling here is kasi hindi niyo ba siya makita eh. Lahat ng kasama halos ni Cheese Escudero nakabarong, oo, umatay ng flag ceremony. Si Cheese Escudero naka t-shirt lang at saka naka maong, ah. Groovy, ah. Hindi naman kasi sana dapat na dahil ba ikaw yung Senate President, pwede ka nang magganyan?
Di ba? Oo. Okay. May dress code dyan. And we can see what the dress code is. Sabi ni Jay Santos, feeling untouchable. Unfair naman sa mga naging formal. Tama sa iyo yun! Tama! Tama yung sinabi mo. Binabasa ho ni Atty. Yung ano, mga comments ng mga nanonood din sa kanya. Kagaya ko. Oo. Sa kukrono. If we don't punish the people who do wrong or who do mistakes, we punish the people who follow the rules, who follow the law. Nagets nyo ba yun? Oo naman. Itong mga taong ito, gumigising sila ng maaga para magpalansya, mag-ayos ng susuotin nilang damit, pakintabin yung kanilang sapatos. Tapos pwede pala ganyan? Pwede pala ganyan? You are punishing the people who are following the rules if you do that. Hala, rip jeans pa talaga. Why do we need rules? Baka stretch naman yung jeans niya. Ah. If our leaders don't follow it. Ngayon ikaw ay isang mambabatas. Tao gumagawa ng batas. Ikaw ay leader. Ikaw ay dapat example. What kind of example are you to the people? Ah, okay lang palang lumabag tayo sa rules. Ano sasabi? Teka, Torne. Mukhang marami ng rules na nalabag nung panahon ni Digong, ha? Di ba? Yan naman nila. Si Chis nga eh. Senate President yan. Tattered jeans. T-shirt lang. Ako pa yan, ako pa kaya na empleyado lang. Sabi ni Your Game, Mrs. Ka. And the Senate President, the third highest officer of the land. Lawless na lawmaker. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. If we tolerate this, we are doomed. Anong dapat gawin dyan, Atty.? Kechis Escudero kung ganun. Tanggalin sa pagiging Senate President? Anong kaparusahan ng... Tanong lang, Atty. Libayan, anong dapat gawin? Ipapanish? Anong klaseng... tawag dito, parusa ang dapat gawin sa third highest officer of the land. Diba? Senate President, di ba? O, tuloy. Alam niyo mga kabatas natin? Di pa. Ako, I am not a fan of wearing formal clothing. But when I work, when I go to the courts, kung saan merong proper dress code, I have to do it. Why? Because it's my obligation. Not only to myself, to the court, and to my client. Meron naman akong kilala ng mga judges na hindi naman sila gaano ka-stricto sa dress code. Kasi minsan, kahit nakapolo ka lang tsaka tie, pwede. Minsan, may mga nagpapalusot ng mga naka-short sleeve na barong, pero bawal talaga yon. Pero minsan may mga nakakalusot na short sleeve lang. And I see many lawyers
sometimes they go there like that, hindi sila nasisita. Kasi nga, hindi ganun ka-stricto si judge. Pero 99% of the judges sisitain ka dun sa damit mo. Why? Because you owe that to yourself, to your client, and to the court. Now, you're the Senate President. Simpleng-simpleng bagay lang na pagsunod ng patakaran nyo dyan sa Senado na magsuot ng tamang damit. Bakit hindi nyo magawa? You should be an example because you are the Senate President. Yun lang yun, mga boss. Alam mo, Torne, wala na eh. Huwag mo nang hanapin. Eh, sa ngayon nangyari na yan, eh, talagang wala ka nang aasahan sa Senado na magkakaroon pa ng matinong Senado. Ito, Pilipinas, Atty. Libayan. Di ba? Eh, ikaw na nagsabi. Senate President na, ganyan, no? Oh. Anyway, hindi lang naman siya talaga eh. Ha? Tignan mo si Digong. Oh, nakabarong. Pero nakatupi. Parang amboy. Nakatupi dito. Tsaka, hindi, ano, kabukas lang na ganyan. Ganyan na si Digong, nakabarong. Ha? Oh, tignan mo yung pananamit ni Digong bilang Pangulo. Parang ano lang siya eh. Parang yung nasa, ba, walang ka pinis-pinis. Ha? Parang hirap na hirap siya. Baka yan ang, ano, idolo ni Chis Escudero, yung the way na manamit si Digong. Nakita niyo naman kung manamit si Digong, parang ano lang, diba? O. At hindi tayo magtataka. Wala na talaga eh. Si Digong nga, susuklay lang. Ah, si Digong. Si Robin Padilla, susuklay pa ng, ano eh, bigote. O, yung opisina niya, yung asawa niya, nag-ano pa, naka-dextrose pa ng gluta-gluta, nag-gluta. Wala na, oh. Attorney, wala na. Wala na umasa sa mga ito, wala na ito. Yung mga nangyayari ngayon, iba na. Tsaka tungkol sa dress code, wala na yan. Ang importante, yung nangyayari sa Pilipinas, Attorney Libayan, wala na yan, eh. Ganyan, eh. Kung sisi tayo, magka na magtaka, baka mamaya naka-short na lang yung mga senador. Papasok sa Senado. Utik yan. Wala na talaga. Wala na. Ewan. Wala na yung mga kagaya nila Chupisto Gengona, nila ito, si Cayetano, si tatay ni Cayetano, ah. Si ano, Panyero, oo, yung mga ganun. Mga Nene Pimentel, mga Hubito Salonga, anong araw, uta talagang makita mo yung mga senador nung araw. Karispe-respeto. Talagang pwede mong tawagin your honor or honorables. Ngayon, lawa na. Si Kimo, nakakumisan, nakaanpim buhok ni Kimo eh. Iba eh. Minsan nakapone kayo pa siya. Wala na ako talagang maaasahan eh. Oo, wala. Ganit na ganit si Atty. Libayan dyan sa, ano yan, vlog na, yung nangyari na yan sa pagsusuot ni, ito, si Chis Escudero ng, yun, naka-jeans lang, saka naka-t-shirt eh. Atin ng vlog ceremony. Oo. Siguro, kaya pinunan ni Atty. Libayan yan, baka, sumobra pa, baka nga susunod niya. Alam mo si Chis Escudero, parang to, nagmumurang kamyas. Amboy na amboy. Ha? Anak ng kamote. Baka naman, ano, Torne, Torne Libayan, baka naman, mga iba naman eh, lahat kayo nakabarong eh. Eh, baka hindi niyo ako makilala. Kaya suot ni Chis, eh ganun na, para alam nila na I am the Senate President. Diba? Baka. Ewan. Jeff Ramos na shout out ah. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Magandang gabi. Kalat ni Baya.
Happy Father's Day, Karoke. At sa lahat ng mga fathers. Ha? Lahat ni Bayo. Alam niyo yung Father's Day saka Mother's Day, sa totoo lang. Ha? Hindi namin siya celebrate. Yung Mother's Day, Father's Day, hindi. Kasi, ewan ko, nung araw, mayroon ba yan? Nung mga binata pa kami. Hindi ko alam tuloy kung ano, how many Father's Day ba meron sa isang taon? Mother's Day sa isang taon? Hindi ko po alam yung, pasensya kayo ha. Sa totoo lang, hindi ko alam. Oo. Biglang Father's Day, Mother's Day, ganun. Hindi ko namin alam yun. Sa totoo lang. Biglang, oo. Pero anyway, Happy Father's Day pa rin sa mga father, no? Ano to? Basta kabayo, solid, mabuhay ka idol, patay tayo dyan. Hindi mo makalikalimutan yun. Sumagot ulit si Reynaldo Gonzalez. Basta makasalubong ka lang ni Kabayo, meron kang 1,000, pero pag mga personal na gamit ni Kabayo, 1,000, mukha namang Kabayo. Mukhang kilala mo yung Kabayo namin, ah. Reynaldo, ah. Hello, Ms. Akira Milos. May you have a blessed Sunday. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi ni kalahat niyo. Cassandra Daisy. Sumagot si Cassandra Daisy, oh. Challenge kay First Lady na ipahuli mo na si Digong niyo sa ICC dahil trending sa DDS na lasinga ka. Sabi ng DDS ay whiskey ka daw sa umaga, vodka ka sa tanghalian at wine sa panggabi. Kilos na, First Lady. Useless ay unless may kinatatakutan kayo na pang agaw noong eleksyon. 3 taon na kayo sa pwesto, wala pa rin sa kulungan ang mga Duterte at supporters. Totoo yan. Paging, Bongbong, Marcos. Ayun, minumura ka na naman sa Amaisog Rally. Dinodora na yung mukha mo. Ayaw kapag... Kalat ni Bayo ulit. Guming Karoke. Wala na patumpik-tumpik. Bombahin mo na, Karoke. Banat lang. Sabi niya. Imelda Go, shout out. Sa US, inaresto na lahat ang humarang sa mga pulis. O, kung sa US, iba Pilipinas eh. Imelda Go. Iba tayo eh. Librado Rodobico, shout out. Blessed Sunday morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Yes, salamat kay Durian Dutae, kasi lahat ng katarantaduan sa bansa ay siya ang dahilan. Leching Hinduropot, pwe, matotodas ka rin. Matay na yan. Daisy SM Magallanes, shout out. Magandang gabi po, watching from Turin, Italy. Michelle, shout out ah. Michelle. Michael Librado Ludovico nito. Happy Father's Day, Karox, and to all fathers. Amen. Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque. Happy Father's Day po. Mabuhay po. Mabuhay, Estrelita Heroes. Al Ulalia, shout out, ha. Magaling talaga si Digonggong, Sir Rox. Magaling mambudol. Happy Father's Day, Sir Rox, at sa lahat ng ama. God, a good day, Kawarriors. God bless. God bless, Al Ulalia. Sumagot si Reynaldo Gonzalez. Bakit nga di gagaling na Pangulo Digonggong? Mukuyain mo tulisan na si Jempuet. Naloko pa sa gentleman's agreement. Agreement bayan ng mga magagaling. Magsinungaling, kaya malamang sa alamang, suntok sa buwan ang kahihinatnan ng dalawang leader na mukhang may mga kalawang ang pagmumuka at isipan. Erlinda Aquino, shout out ah. Kuya, ngayon na lang na-realize ng karamihan sa atin na tama si Senator Trillanes. Di ba pinagtutulungan pa nila Gordon, Angara, Lacson, etc.
nung may imbestigasyon, galit pa sila kay Senator Filianes at pinapatigil pa nila ang imbestigasyon sa Senado. Totoo yan, Erlinda Aquino, pati si Laila De Lima, pinakulong pa eh. Erlinda Aquino ulit, oh. God bless us, kuya. God bless Erlinda. Erlinda ulit, oh. Ha? Kuya, karamihan sa Congress na nag-iimbestiga, takot kay Digong nyo dahil mga natapalan sila ng pera noong time ni Digong nyo. Naniniwala ako sa iyan, Erlinda. At hanggang ngayon, natatapalan pa rin. Federico Mandak, shout out. Ayon sa mga balita, si Xi Jinping mismo ang nagsabi kay Digong na huwag i-legalize ay ang pogo sa Pilipinas dahil sa China mismo ay bawal ang sugal. Pero nakita ni Digong ang malaking perang makukuha nila sa pogo. Kaya sa pamamagitan ng pagkor, natuloy ang pogo. Kahit hanggang ngayon, inulit na naman ng Chinese Embassy na ang nang ma-raid yung Porak Pogo. Na wala silang kinalaman dyan dahil nga pinagsabihan na nila si Digong, pero dahil nga pera ang dulot niyan, nabulag-bulagan yung mayor ng Porak. At itinuturo nga ang pagkor na may jurisdiction dyan. Tanging si PBBM lang ang makakapagpahinto niyan dahil maraming senador ang tutol na i-total ban ang pogo dahil sa pera. Yun lang yun. Eh. Rosy, shout out. Ah. Miguel Soriano, shout out. Kaya pala kaya niyang murahin ng Amerika at i-pope si at ang pope dahil alay pala siya ng China. Lagot na. Putol liig, putol daliri, parusa sa ating mga Pilipino pag lumaban tayo. Pipiliin ko na. Pipiliin ko pa, gera. Totoo. Ako rin eh, sa totoo lang. Ha? Eh kung talagang no choice na eh. Kaya lang, yun nga inaantay ni Bongbong na may mamatay muna bago gamitin ang sinasabing Mutual Defense Treaty, di ba, mga friend? Kailangan may mamatay. Alberto Ulaer, shout out. Karoke, si Digong Duterte ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Oo, di mo? Mamamatay tao, pinakasinungaling sa buong mundo, marunong magtanim ng ebidensya. Yung nangyari kay Pastor Apollo Quiboloy, kung sa ibang tao pang nangyari, tawagin niya si Bato de la Rosa, tukhangin mo, drug addict naman yan. May Glory Mountain, Prayer Mountain, Murahan Mountain, Sex Mountain, Night Duty, Pastoral Mountain. Totoo yan, Alberto. Ha? Ako, tansya ko, baligtad din yan. Eh. Kingdom of Jesus Christ. Baka Kingdom of Lucifer yan. Normando Reyes, shout out. Ang totoo, Karos, nahukay at na-normalize ni Digong ang lihim na kabastusan at kababuyan ng mga Pilipino. Totoo, isipin na lang, sa harap-harapan nagmumura at nambabalahura. Pero sige, palakpakan ng mga Pinoy na naugok ng isang presidenteng ugok. Totoo yan, Normando Reyes. Eh, pinakita ko, di ba? Yung anak pa lang yon. Nagsasalita, Duterte. Eh, di pag si Duterte na, lalong matlakas yan. Duterte. Para mga zombie ng puto. Ay, buhay. Cassandra Daisy, shout out. Sabi niya, Happy Father's Day to all fathers praying for safety and great health. Normando Reyes, oh. Magtatago lang din niya si Goo, parang si Pacquiao. Malamang. Sasampahan na raw ng mga mabibigat na non-available ano eh, ba? Yan eh, hindi pwedeng salita yan. Kailangan may makita tayo, di ba, mga boss? Kaya nilang hipuin. Kung titignan mo si ano, si Alice Goo, mga boss, no? Parang si Sarah lang din. Parang hindi kayang gumawa ng kamalian. Yung mga ngiti, tarangis na yun. Ay, Lord. Shirley Jaser, shout out. Noon pa yan, sinasabi ni former Senator Trillanes at former Senator De Lima, mga sindikato yung mga yan. Masyado lang mabango si DDS nung araw. Mahirap kang kumontra sa kanila nung araw. Kamposanto ang bagsak mo. Si Senator Trillanes nga,
Muntik na eh. Kawawa nga si Senator de Lima. Buting at hindi nakikialam si BBM. Kaya galit na galit si Duterte dahil hindi niya napapasunod sa lahat. Tapos na ang Unity Team Carox. Nung eleksyon lang daw, yun ang sabi ni Sara. Yun nga. Pero Shirley at Jaycer, yun pa rin ang aking stand. Pag hindi nakikioperate itong gobyerno ni Bongbong sa ICC, lahat ho yan ay isang pelikula. Ha? Pelikula na nagsusuntukan sila ngunit hindi sila nagkakatamaan. Raul Istengor Jr. Raul Istengor Jr. Lahat ng mga katarantaduan nasa kanya na talaga. Halos wala nang maisip na mabuti siyang ginawa ng nakaraang administrasyon. Totoo talaga, napasok tayo ng sindikato, gobyerno ayon kay Senator Trillanes. Dapat talaga makabalik sa Senado si Senator Trillanes. Mukhang tatakbong mayor eh. Shout out, Brother Relly Asistio. Pero ayon kay Pare Relly Asistio, mukhang mabigat ang laban. Taga-Kalokan si, si Brother Relly eh, diba? Nag-uusap kami, ayun, baka mahihirapan, sabi ko. Mabait daw masyado yung mayor doon sa Caloocan. Yun ang sabi. Eh. Taga-Caloocan kasi, dating mayor ng Caloocan po, mga Asistio, sila ho ang ano dyan, parang kingpin ng Caloocan. Pero yun nga, natalo ng karatista. At nahirapan na hong makabalik. Shirley Jaycer ho ito. Naku po, Carox. Kinikilabutan ako pag narinig ko yung pangalan ng Kibulok, Jesus of Nas, Kingdom of Jesus Christ. Pagdusahan sana yan ni Kibulok balang araw sa dami ng niloko niya. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin mga ano. Ted, shout out Ted. Tama pala talagang tawagin silang Unitibs dahil ninakaw lang nila ang paniniwala ng mga taong Unitim sila para manalo lang sa eleksyon. Salamat kay no comment sa pagpapatunay, mga bugok pa rin kayo. Totoo. Friend Sherwin Sapeda, shout out ah. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out ah. Aya Sulaiman, anak, shout out ah. Eman Scalona, my friend, shout out. Jun Lagon, shout out. Pastor Jun Lagon. Sabi ni Friend Sherwin, bumabati po ng Happy Father's Day sa iyo, Sir Rox. One of the best tatay and lolo-lolo na po sa mga apo. At kay Wonder Little Boy Teo. Mabuhay ka po, Sir Rox. God bless you and your wonderful family. Salamat, salamat, Friend Sherwin. Happy Father's Day din sa mister mo, kay General. African Sai, shout out ah. Berhinya Chongko, shout out. David Alin Mendoza, shout out. Happy Father's Day sa ating mga tatay. Bawal muna ang maglaba at mamalansya. Good evening po, araw sa mga Rocky Warriors. Tama po si Professor Christian Esguera at former Senator Laila de Lima na mag-ingat po tayo sa matured candidate dahil kapag sila ang napuesto, malamang sa alamang po ay ma-legalize ang lahat ng uri ng scam at pati mga isla natin sa West Philippine Sea. Ipapaubaya na ng mga lintik na Chekwa na yan. Oo, diba? Yung kasi sabi ko eh, ang pinakamalaking maturing candidate, si Digong. Diba? Para sa akin ha, siya ang parang ano eh, diba? Protector ng China. Siya nagpapasok sa Pogo. Oo, diba? Oo. Androga. Puro lahat na sinasabi ni Digong, baliktad eh. Tama si KPRC, diba? Christian Cheng Nak, shout out ah. Napanood ko po yung interview ni Professor Christian Esguera kay Laila. The best po baka mong peste dente si Kil Dugong. O eh, marahil oo, the best sa lahat ng mga kaibilan. Have a great PM po, Tatay Rox, at sa mga kawarriors. Oo, siya pinaka the best sa lahat ng demonyo. Christian Cheng ulit oh. Kaya nga po with that, dadagdagan ko ng
name calling ko diyan sa The Best Kamu Peste Dente, si Pugong Duterte ring. Ako po Tyrox, sa totoo lang po, buhay pa po noon si late Percy Lapid. Kino-comment ko na po talaga sa program niya na kako si Duterte ang protektor mismo ng droga at drug lord siya. Dingat dingapot may-ari siya ng isang mga isa sa mga drug lab. Totoo. Christian Cheng ulit to. Ito namang Pugata Chingota Alice Go. Ayan, ayan po. Sinungalngal na siya ng mga kaso. Pero sabi po nga din natin, wala din yan sa Santa Makmak. Ba namang Pogo Extract Money na yan. Eh di niya yan, di niya yan malusutan. Tignan nga natin, friend. Friend Sherwin ulit to. Ha? Dumako naman po tayo sa usapang pogot. Ah, Sir Rox, sa kamalas-malasang anak ng galising asong gala, ano po? Yan pong pugot para pong sakit na COVID. Nabigla na lang pong sumulpot at sumambulat at sumindak sa bayang Pilipinas. At tuloy yan pong nagpapa-ralisa at nagpadapa sa mga kawawa nating kababayan. Kasi mismo pong dating gobyerno natin ang mastermind at pinuno ng lahat po ng mga mabaho pa po sa burak na ganap. Kung wala pong gagawin at kikilos at tatablahin ang bilyon-bilyon na pamain at lagay para po ang mga gutom na buhaya mapapasok sa bitag ng mga siyengot na buisit. Sir Rox, yan na po ang ating new normal na pamumuhay. Kasalo-salo na po natin sa ating hapagkainan ang mga notorious na sindikato at wanted na kriminal sa kanila pong bansa. Na siya pong ngayong makupit malupit na anay, nagpapatakbo po na ating lugmok na bansa. Totoo yan, Prince Sherwin. Sino po ang may kasalanan at criminal? Bakit po tayo nagkakaganito ngayon? Si Mr. Matalinong Wonderful Bigote ang may pinakamatalino na pag-iisip ang makakasagot po ng nakakaaliw po na katanungan. Pwede, sarap niyo talagang pagtutusukin ng mga karayom sa mga buisit na mga hindropot kayo. Kinam, pwede, mga leche, chupi. Dapat talaga sa inyo pagsisilaban kayo na parang mga pesting yawang surot. At yung pong si Wonder Suklay Bigote, mas makapal pa po talaga sa leather na kwero ang tapang ng apog at kapal ng pagmumukha. Wala ang maiambag sa Senado kundi puro kahihiyan na ang akala naman niya siya po may halagang katungkulan dyan sa paggawa po ng batas. Siya po mismo kalabag-labag na sa batas. Maswerte lang na pardon ang lintik na yawa. At ang di ko talaga masikmura, Sir Rox, nag number one pa. Totoo, ang hinayupak na pesting yawa. Ano po ang nangyari, Sir Rox? Tuluyan na pong nasukob at nasakop ng mga engkanto ang dati pong matino pero bumaligtad po sa pag-iisip ng mga kababayan po nating bobotante na ngayon po lahat tayo nagdurusa sa kanilang mga katangahan at kabubuhan. Ay nako po Lord, maawa ka na po sana sa amin. Bakit po kaya nagkaganito ang bansa po namin? Sus Mario Joseph, ano ba naman tanong yan, Tia Deli? No comment. Dahil sa mga magnanakaw sa gobyerno, ano pa ba naman? Ano? Ay Lord. Ha? Hoy, buisit na surot. Lumayas-layas ka nga dyan. Pwede ba? Dahil sobrang talagang gigil na ang kirot ng rayuma ko. Nang dahil sa'yo, nadamontres ka.
sapatusin ko yung uso mong baligtad. Nakita mo. Nakita mong hinahanap mong bugo ka. Grabe kang pasaway at inutil. At isang tunay na malupit na taksil sa bayan. Dumayas-layas ka nga dyan. Na hinduropot na surot ka ha. Di ka lang nakakasuka. Di ka ba talaga ikinahihiya ng pamilya mo sa mga pinagagawa mo? Nabugo kang buisit ka ha. Ay nako Sir Rox, puro na lang po talaga pag hinagpis ni Judas ang masasambit mo at magagawa mo dahil po sa papuntang ha? Papuntang pahulog po sa bangin ang direksyon ng itinatako po ng kalunos-lunos na sitwasyon po natin ngayon na wala pong magawa ang pambansang ngiwi kundi ang lahat po tayo ay padamahin at pasakayin sa kanya pong mga dramang pang-uuto po sa atin. Ang matatamis na dila at puro lang po speech ay puro lang po labas sa ilong at malayo sa tunay na ganap at kanya pong pangako nung siya ay nangangampanya pa lang po. Pero ang malupit na katotohanan po, Sir Rox, tayo po ay patuloy lang na nililin lang at pinaglalaruan ng dalawang pinuno na sila po mismong dalawa ay naglulukuhan at naguutuan sa isa't isa. Patay tayo. Sino ang biktima ng kanila pong palabas? Sino po, Sir Rox? Eh di tayo pong ang tingin nila sa atin po ay mga dakilang utu-uto. Totoo. At mga syunga. Namamanipula at sumusunod lang po tayo po ay papaniwalain na meron po talagang giyera si Leon at ang kawawang kuting na Muning. Hay nako po Sir Rox, puro lang po ewan, bahala na lang si Batman. Totoo ah. Pero bago pa po mag-exit ang inyo pong impong Basyang Tiadeli, bumabati po ako sa lahat ng tatay sa aking kawarios. Happy Father's Day sa inyong lahat. Naway gabay po ng matnubay ni Lord ay sumayin niyo po bilang isang matibay na haligi ng inyong pamilya at tahanan. God bless po sa ating lahat. Ito po ang malupit pero tunay pong sa inyo ay sweet at nagmamahal ang palaging nubalista sa pagbanat. Ito po ang inyong aswang hot na Tia Debbie. Patay tayo dyan. Ha? Si Tedo. Ha? May kumakalat daw na balita sa media tungkol niya sa yaman ni Harry Roque. Sabi, kumikita si Harry Roque ng 25 billion pesos sa 5 taon lang. Sabi nga, sobrang laki kumpara sa ibang negosyante. Nasasangkot din naman daw si Harry Roque sa Pogo, sa Porac, Pampanga. Sasakit na naman ang ating pangat, Harry Roque. Mga ka-warriors, sa pagnguya ng popcorn. Totoo yan, Ted. Bisyan Cheng, oh. Sa totoo lang po, Tyrox, yang kay Puguta Singgota Alice Go, magiging bantag lang yan. Bantag Ray Piskibuloy and Pogong Duterte Planning. Si Ray Piskibuloy parang palos. Si Pogong Duterte Planning naman, pakuya-kuya-kuya sa kanilang mga violenting rally. Shout out sa ipag nyo tay, Tita Grace. Sabi nga po sa kanta ni Freddy Aguilar, magbago ka. Maraming salamat po. God bless. Greetings Kuya Rox. Si Raul Villanada, shout out ah. Sa inyong may bahay, God bless you always. God bless Raul. Raul din ulit oh. Pogo, kumbagay hindi maitutuwid ng mali ang isa pang mali. Ang mali ay palaging mali kahit anong panahon. Subalit ang mabuti ay mabuti hanggang huli, baligtarin man o tingnan ang pagtagilid, tama pa rin yun. Oo. 3JC Hope, shout out 3JC Hope ha. Sa mga halang kaluluwa tulad ng mga nasa posisyon noon at ngayon, wala sa kanila yan. Ang mali ay tama at ang sa kanila, wala silang takot sa tao at sa Diyos dahil mga kampon sila ng kadiliman. Ang taong bayan ang makakapagbago sa pamamalakad ng Pinas kung patuloy na mananaig sa botohan ang mga mangmang na botante at mananaig ang mga botanteng handang ibenta ang kanilang boto, wala tayong makikitang pag-asa sa bayan ng bayan.
Kung gusto talaga natin ang pagbabago para kaunlad ng bansa, may sisimula yan sa mga boboto. Boboto sila ng tamang kandidato, pero sa ngayon, talagang malayo pa ang pag-asa ng bayan. Ay nako, PJ, siyop ka. Ano pa nga ba? Noel Tengo, shout out. Hi, I'm back. Karox, Happy Father's Day po. Happy Father's Day, Noel. Uy, nandito si Pren, no? Jun Lagon, shout out, my friend. Ah. Hello, Manong Roque. Greet ko lang po lahat ng mga ama dito sa channel mo. Salamat, salamat. Ah. Happy Father's Day sa mga katulad kong ama ng tahanan kasama ang mga walang tahanan na nangungupahan lang. Pati na rin yung mga nanay na gumaganap sa papel ng ama dahil wala ng ama ang mga anak nila kasi sumakabilang bahay na ang asawa nila. Yung ama na di nabubuntis pero dumaraming anak na karamihan ay panganay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Patay tayo dyan, Pastor. Dased, shout out ah. Dased. Xerox, yan din ang hinala ko kaya sa pagdinig ng Kongreso ay para pang depensa sa ICC. Yan talaga yan eh. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya at sa mga warriors. Naku, baka ang ikagugulat natin sa KOJC sa halip na si Jesus Christ ang sinasamba nila ay larawan pala ni Digong. Patay tayo dyan. Pwede. Chupista Bunao ulit oh. Kuya, Happy Father's Day. Kuya Rox, ingat ka lagi. Kaya, kuya, naku, nasaan na po ba ang mga tagapayo nitong si Kimo? Bakit hinahayaan magmukhang tanga itong si Kimo? Wala na, friend. Di na, wala, walang tagapayo yan si Kimo. Wala. Di ako naniwalang may tagapayo yan, Chupista. Kasi, what you see is what you get. Yan si Kimo. Binoto niyo ako ng ganito, nag-number one ako. Bata ko kukuha advisor. Sayang pera. No. Di ba? Ito na ako eh. Number one na ako ng ganito. Kukuha pa ako advisor. Ano kayo? Swerte? Ha? Elizabeth Iscari, shout out. Ha? Happy Father's Day, Sir Rox. Yan si Digong, kahit noon pa, di ko binoboto. At hindi ko siya gusto dahil sa pagsasalita pa lang. Pares tayo. Bastos na siya at alam kong masamang tao yan. Ewan ko ba sa taong hanggang ngayon, siya pa din ang dinidiyos. Siguro nga dahil mas maraming masamang tao ngayon. Kaya pareho lang sila na maladimonyo ang utak. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo eh. Totoo yan. Hello, ito. Pinakita ko sa inyong vlog ni tatay. Anak pa lang yan ha. O, di ba? Wala na talaga. Ewan. Kaya ako sa akin. Kung ganyan at ganyan din lang. Mas maganda. Giran eh. No, okay, mapailalim na tayo sa Amerika. Parang si Pamatong, oh. Elizabeth Iscari, oh. Yan pogo na yan. Kaya yan nilagay ni Digong. Una sa lahat para may maibulsa ang mga ayon diyan sa gagawin nilang palabigasan. Isipin nyo, pakinabang diyan nila, bilyon-bilyon ang maibubulsa nila. At siyempre, mga mukhang pera sila, di ba? Kahit sa dami ng mga illegal nito, siyempre, money. Totoo yan, Elizabeth. Elizabeth ulit, oh. Yan pogo na yan. Ay, nabasa ko na to. Elizabeth ulit, oh. Xerox, Kingdom of Illegal Aliens and the House of Demons. Yan ang bagay na tawag dyan sa KOJC. Totoo. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Pwede rin komanda ko, sabi niya. Yan si Padilla, simula pa lang naman nung investigasyon sa Senado, ay talagang protkibuloy naman at naghahamon pa na dalhin sa korte ang kaso. Ngayon, nasa korte, ayaw naman harapin. Nagtatago at ipinagtatanggol ng buong pamilya Duterte. Kaya wala tayong aasahan dyan kay Kimo. Magsusuklay ka lang ng bigote mo sa at long hair mo, tumahimik ka na lang. Magsuklay ka na lang ng bigote mo, sabi niya. Marilu Pabianak, shout out ah. Beautiful Monday po, Tyrox, and to all Rocky Warriors. The best nga po, Ty. Pero sa lahat po ng best,
siya po yung di tayo proud sa mga ginawa niya. Sa halip maging proud as a Pilipino ay nakakalungkot na feeling. Matatagal lang pa nga po bago ma-repair ang pinsala niyang ginawa. We really pray na ang kasalukuyang administrasyon ay gabayan ni Lord para matuwid, para sa matuwid na daan. Kasi 2 years na di pa rin maalis tayong conspiracy is a good as mine. God bless us, Tay, at sa mga kawalos. God bless, Marilo Castro. Marilo pa bina nito. Nawa ay may kapuntahan na ang mga ginawang mali nitong si Alice Guo na ito. Grabe, isinabog na kasamaan sa ating bansa. 3JC Hope ulit o. Sa palagi ko, Sir Rox, malapit na rin ang oras ni Digong. Sabi nga natin, hindi araw-araw Pasko. Kaya darating ang end of terms ni Digong sa kanyang mga kasabwat. Kakainip, friend. Yang, anyway, nahihintay tayo, di ba? 3JC Hope ulit o. Yang pogo na yan, pahirapan ang pagkasarado niyan o kaya pagpapatigil niyan dahil sila-sila rin mga politiko ang nasa likod niyan dahil malaki ang pakinabang nila dyan kesi hodang bantayan sa ating national security at mga kapakanan ng taong bayan. Totoo yan. 3JC Hope ulit o. Malamang sa alamang, hindi kakayanin ng Congress o sinadong ipatawag si Digonggong, si Bato, pwede bang mapatawag yan? Si Diggs, ala, ibuloy yan. Patigasan tayo dyan. Maghahalo ang balat sa tinalupan kapag si Diggs eh napapunta ninyo sa Congress. Magtatago yan tulad ni Kibbs. Eh ngayon nga, semi nagtatago na eh. Diba? Totoo. 3JC Hope ulit o. Sa palagi ko rin, Sir Rox, hindi papayag si Cheese na paimbestigahan ni Robin ang pag-arrest kay Kibbs. Baka maging Alabato Morales ang mangyayari dyan. Totoo. 3JC Hope ulit o. Sir Rox, okay na rin ang masampahan na ng non-bailable case si Alice Wonder Farm ng korte kahit maraming humarang dyan. Ang mangyayari dyan kay Alice eh alabantag din yan. Mawawala na rin parang bula yung Alice na yan. Oh, eh, yun din ang nasa isip ko, friend. Ha? 3JC Hope ulit o. O Sir Rox, ano, nagfile na ba si Diggs ng kaso laban sa mga SAP? Tawa. I bet salita lang niya yan. Totoo, di niya kayang magfile ng case. Saan siya magpapile? Aber, sa DOJ? Sige nga, makaabot kaya yan sa DOJ? Ewan ko lang si Rox. Bahala ka na dyan. Tawa ng tawa si PJC. Okay. Mission accomplished po mga boss. God bless. Dasal. Atorne, Libayan. Wala ka na magagawa, Atorne. Ito na sinado natin ngayon. Baka lalo kang mabuwal kung biglang pumasok sa Senado si Chis Escudero na naka-jogging pants. Ay, nako Lord. Ewan. Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless.